Ate, mag-jogging lang muna ako, ha? O sige, mag-iingat ka. Pero, teka nga lang. Bakit? Hindi ka ba magbibihis? Ayun na ba yung gagamitin mong pang-jogging? Ano ka ba, ate? Ito na yung nakasanayan kong kasuotan. Nandun pa ako sa Brazil. Ayun ako, pagtitingin ang mga kalalakihan dyan. Wala na akong pakialam kung titignan nila ako, eh. No, pero hindi nila ako matitikman. Kaya mo lang tumingin. Di matitikman. Sige na. Lagi na jogging na ako. Isama ka kasi. Wait ka na. O sige, mag-iingat ka. Ba naman yung kasuotan mo na yan? Bahala kung ayaw mo. Jogging na ako. Ayun ako rin, natikman mo itong bago kong tinda, itong siopaw. O sige, mamaya, bigyan mo ako ng isang siopaw na yan. Matikman din yan. Ganda. Ganda yan. Baka pinag-uusapan niyo naman ako, ah. Ay, ba't ka bang pinag-uusapan namin? Pinag-uusapan namin show pa niyang bagong paninda. Maayos kayo. Praning. Kayo sa pinag-uusapan ng dalawa. Malaman itong kapatid ni Paring, praning na naman. Kaya natin siya pinag-uusapan, pili niya siya pinag-uusapan. Anong mahihita naman natin pag siya pag-uusapan natin? Oo nga, eh, no? Kung kapatid ni Paring, parang mayroong... parang kuli-kuli. Kasi siya pinag-uusapan, piling siya pinag-uusapan. 1 hour later. Sabi ko siya, masarap diba niya itong siopaw ko. Ganda na siya niyan, ha? Ingin sana ako ng pasensya sa inyo kahapon sa ginawa kong pagtataray sa inyo. Ay, naku, wala sa amin yun. Ito naman, okay lang. Kami naman ay hindi mapagpatol. Kami ay mahaba ang pangunawa at pasensya. Ay, naku, wala yun. Wala sa amin yun, di ba, nena? Pasensya na kayo. Ganun talaga ako. Ayaw na ayaw ko talaga may nag-uumpukan. Na parang piling ko kayong pinag-uusapan. Pasensya na kayo. Ayaw nga pala. Baka gusto niyo sumali sa aking fitness journey kasi isa ako sa magaling na Zumba instructor dun sa Brazil. Talaga yung Zumba ka? Naku. Pwede po kayong sumali. Sumali, dito lang po tayo sa tapat ng... Hindi kami mahilig sa mga ganyan. Mas gusto namin maganto lang. Simple lang kasi pagod na ako sa bahay. Maglinis ng bahay na nga lang maghapon. Ay, naku, hindi ko hilig ang mag-Zumba-Zumba. Wala akong hilig sa mga physical activities. Kaya lagi lang ako sa loob ng bahay namin dahil na nihingal na ako. Ayaw niyo? Wala akong hilig sa ganyan. Itutulog ko na lang yan. Umukay damay sa mga ganyan-ganyan. Mawala kayong silbi sa lipunan. Kahit malang maging healthy man lang kayo. Ayaw nyo. Wala namang bayad. Ako na nag-o-offer. Yan, tingin yung mga katawan ninyo. Naku, grabe ka naman. Hindi lang kami sumali sa'yo. Wala na kami agad silbi sa lipunan. Naku, tagang pagod lang kami. At saka, buong maghapon sa bahay na nga lang eh. Pawisan na ako. Tagang doon pa lang. Pagod-pagod na ako. Kaya hindi ako mahilig sa Zumba, pasensya ka na. Hindi nyo ba alam, ha? Kapag wala kayong physical activities, exposed kayo sa tinatawag nating hypokinetic diseases, alam nyo ba yung hypokinetic? Oh, tingnan nyo. Pag ganyan-ganyan lang kayo, kahit mga simpleng sakit, hindi nyo alam. Ang hypokinetic diseases ay tulad ng mga hypertension, heart disease, chronic low back pain, pati obesity. Makakaiwas kayo sa mga ganong uri ng sakit kapag kayo ay merong physical activities, ayaw nyo pa. Kayo na nga ako na nga nag-o-offer. Mas gusto nyo yung gatong kwentuhan, chismisan. Gawin nyo namang productive ang oras ninyo. Hindi maghapon, wala kang ginawa, hindi magkwentuhan ng mga bagay na walang kwenta. Naku, pasensya ka na talaga. Hindi talaga namin hilig ang mag-ano. Magagaganyan. Tingnan nyo ako. Napakaganda ng katawan ko. Walang bahid. Diba? Yan ang aking pinakamagandang katawan. Dahil meron akong physical activities na makakatulong na mapahaba pa ang aking buhay. Oo nga, ganda nga ng katawan mo. O sige na. Pag kailangan nyo ako, nandito lang ako. Nag-zumba ako dito tuwing umaga sa tapat ng bahay ng ate ko. Sumali kayo, huwag kayong mahiya. Para sa ikagaganda at ikahaba ng buhay ninyo. Sige, mag-zumba pa ako eh. Napakamal dito naman. Ayaw lang natin sumali sa zumba-zumba, parang... magagalit pa. Eh, dami, kakapagod kaya yung mga ganyan-ganyan. Pero nena, may point siya, no?
Pero kahit matanda na tayo, dapat nag-exercise din talaga tayo. Para sumakitin yung likod ko. Kasi gusto malalagi sumasak yung balakang ko dahil wala na akong physical activity. May point naman siya. Kabagay, may point nga naman din talaga siya. Kahit may mga edad na tayo, dapat meron din tayong physical activity. Nakakatakot din magkasakit sa panahon ngayon. Mahal magpa-hospital, mahal ang buhay ng isang tao. Pero busy ako kasi sa mga gawain sa bahay. Sakay naman yung mga benta ko kung magsasala ako ng panandalian dahil dyan sa exercise na yun. Dami niyang oras, no? Oo nga, no? Saan kaya siya kumukuha ng energy? Ako, masubukan nga yung exercise. Kahit dito man lang sa loob ng tindahan. Tsaka ang tikal niya, ganyan suot niya. Nagtatakbo dun sa labas. Kala mo naman, kinaganda niya yung pagganyang-ganyan. Hindi siya na maganda. Sana all.